power sprayer, electric type. So ngayon, lagyan natin ng konting twist. Mga business type pa. So yung power sprayer natin, lalagyan natin ng vending machine para sa timer, para maging business type. So samahan nyo ako. So Paps, eto na lahat sila. So yung power sprayer natin, KC25A. So ayan yung model. So eto naman yung vending machine natin. Nakabitan na din natin ng wire. Tapos yung electric motor, mamaya ipapakita namin din sa iyo. So 100% copper type, 1.5 horsepower. Tapos syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung Honda engine oil. Ito, ikakabit na muna natin yung pulley ng power sprayer KC25A. So, basta yung dito sa drive shaft niya, so merong dowel. So may pattern, and then dito sa pulley natin, may butas. So make sure lang na may kakabit yung dowel. So ikabit natin. Basta ikabit na natin yung pulley. So ito naman yung nut and bolt na kasama sa kanya. Ikakabit na din natin. Ang video mo lang ko. So dito, unahin muna natin yung lock washer and then washer. So tapos na natin ikabit yung pulley ng Kawasaki KC25A. So dito naman tayo sa electric motor na 100% copper. So ito, ikakabit natin yung pulley niya, and then laging sa drive shaft niya merong dowel, and make sure lang na safe na nakalock talaga siya. Tapos na ikabit na natin yung pulley ng electric motor. So ngayon lalagyan naman natin ng engine oil yung Kawasaki KC25A. Bob, lalagyan na natin ng engine oil yung Kawasaki power sprayer natin. So tandaan natin, Bob, bawat sprayer merong level niya ng para sa engine oil. So ngayon lalagyan natin siya. So yung cover, so gagamit tayo ng... Ayan pa, konti pa. Dagdagan pa natin ng konti. Konti pa. Ayan, okay na. So, pause yung sa engine oil natin. So, yung Honda engine oil natin is 1 liter. So may natira pa siyang 400. So ang ibig sabihin, itong KC25A, so ang engine oil na ilalagay natin sa makina niya is 600 ml. Mga pap, ilalagay na natin sa frame niya, yung frame, yung power sprayer, saka yung engine, yung electric motor natin. So yung mga bolt niya and nuts, matatagpuan sa box ng Kawasaki KC25A. So doon makikita lahat.
na natin sa frame yung piston pump niya saka yung electric motor. So, igabit naman natin yung belt. So, yung sa tension ng belt, ang adjustahan is dito. Dito natin siya i-adjust para sa tension ng belt. Okay na. So, na-setup na natin yung power sprayer, pati yung tension ng belt, okay na. So, lalagyan na natin ng cable wire yung power supply ng electric motor. So, ang ginamit natin, heavy duty na Royal Cord number 16x2. So, gabit natin. So, ayan, Pops. Ano siya, Pops? Hindi. Rolling, no? So, Pops, ito. Kaiwalay na. So, ayan, Pops. Kung ano yung U1 sa kayong U2, tig-isa lang sila. Doon natin ikakabit. So, number 10 yung... 10mm yung kailangan nating tools dito. Sa pagtanggal ng nut, may washer pa, so doon natin siya, yung wire is doon natin ilalagay sa ilalim pa ng washer. So yung paghigpit natin is pa kanan, so ang paglagay natin ng wire is papunta din sa kanan para hindi siya lumuwag. So ayan, halimbawa ganyan, lalagyan natin ng washer para maipit siya, and then yung nut. So dito din, una natin ay kabit yung U2, no? Dito tayo sa U1 naman. So, pakanan. So, washer ulit. Tapos, yung nut. So, okay na. So, huwag natin kalimutan U1 and U2 para dun sa wire. Then, make sure lang na hindi magtatama yung sa wire para walang problema. So, ngayon, ikabit na natin yung kanyang cover. Mga Pops, okay na yung setup natin ng power sprayer. Okay na yung sa tension ng belt ng power sprayer and electric motor. Ikabit na natin yung wire ng electric motor para dun sa power supply niya. And then, kakabit na muna natin ngayon yung mga hose na para matesting natin. So, yung 10 meters hose, yung output, yung return hose, saka yung input hose. So, yung filter, ikabit na natin. Lalagyan natin sa ating source of water. Dito yung input natin, input water natin, intake water. Tapos yung return hose, yung dulo, ibabalik lang natin doon sa ito. Yung dulo, ibabalik lang natin sa container para sa return ng tubig, hindi masayang. And then dito natin siya ikakabit. Sa 10 meters, ito, kakabit na natin dito sa, ito yung bulb niya. So, yung gate bulb niya tinatawag, so close. And then, kapag natin napat ng ganyan, open. So, tatlo siya.
meron din sa ilalim. So tatlo yung pwede natin gamitin hose para sa paggamit ng pressure washer. So i-off-flow na natin lahat, then kabit natin dito. Mga Pops, ngayon sasaksak na natin sa outlet yung cord natin na para paanda rin itong power sprayer. Pero tandaan natin, kailangan Pops, naka-open yung gate valve natin. Make sure na hindi may lagi may naka-open, bawal yung naka-close. So, laging i-open lang kasi masisira dito is yung electric motor. So, kapag hindi gagamitin, tanggalin natin sa outlet. Mga Pops, testingin na natin yung power sprayer. So katulad ng sinabi ko kanina, kailangan naka-open yung valve natin para sa power sprayer. Once na isaksak, kailangan naka-open. Hindi pwedeng hindi. So testingin na natin. So switch on. Pops, ito testing na natin. So nasaksak na natin yung sa outlet, electric motor para gumana siya. So, ito yung pinalabotan niya. So, ito na. Testingin natin. Huwag mo muna, Doc. Wala akong pwede. So, naging okay yung paggamit natin ng power sprayer. So, dun tayo sa business type naman. So, testingin natin yung vending machine natin. So, ito yung vending machine. So, ang gagawin natin, yung electric motor, yung pinaka-plug niya, ilalagay lang natin sa, sasaksak natin sa likod ng vending machine. So, ito siya. Saksak natin. And then, yung wire ng vending machine, isasaksak natin sa tento, pero yan yung pinaka-plug natin. So, Pops, testingin natin ngayon yung vending machine. So, nakasaksak na sa outlet. So, switch on natin. So, Pops, eto na yung long gun stick natin. So, testingin natin. Gamitin natin yung, unahin natin yung old 5 peso coin. So, testingin natin. So, Pops, 2 minutes lang. Sa 5 pesos is 2 minutes. So, eto yung gumagana yung power sprayer natin. So, testingin natin. So, sa ganito, Pops, pwede siya maging business type kasi sa 5 pesos mapapagana na natin yung power sprayer sa loob ng 5 minutes and 2 minutes. Pops, naging successful yung paggamit natin sa old 5 peso coin. So testingin natin yung bagong 5 peso coin. Yeah, Pops, gumana ulit. So hanggang 2 minutes lang yung 5 pesos natin. Pero malilinis na natin siguro. Salamat ng marami, sinamahan nyo ako sa pag-setup and pag-testing ng power sprayer, electric type with business type kasama ang vending machine. So, 5 pesos. Happy washing mga Pops!